Yo, what's up sa inyong lahat? It's your boy Nitter, and we're back with another Leap video. Ngayon, pag-uusapan natin ang plano ng Pilipinas na mag-acquire ng submarine, kung bakit ito importante, at kung saan natin ito maaaring makuha. Una sa lahat, ano nga ba ang submarine? Ito ay isang astig na warship na kayang mag-navigate sa ilalim ng dagat, at ito ay isang kailangan para sa maritime defense, lalo na sa ating karagatan. Alam naman natin na ang South China Sea ay isang disputed area, kaya naman ang pagkakaroon ng submarine ay magpapa-level up sa ating depensa at magiging deterrent sa mga potential aggressors. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nag-allocate ng kulang-kulang $2 billion para sa pagbili ng isa o dalawang submarine. Malaking halaga ito, pero ito ay isang wise investment dahil makakatulong ito ng malaki sa ating national security. Ngayon, saan natin maaaring makuha ang submarine? Mayroong mga bansa na gumagawa at nagbebenta ng submarine tulad ng Germany, France, Russia, at South Korea. Pero kailangan din nating isaalang-alang ang political situation sa pagbili ng submarine. Kailangan natin ng partner na may magandang diplomatic relationship sa Pilipinas at handang magbigay ng necessary training at support. Ang pagkakaroon ng submarine ay magpapataas ng ating maritime defense capabilities. Kakailanganin natin ito para sa underwater reconnaissance at surveillance capabilities, pag-detect at track sa mga enemy submarines, at proteksyon sa ating maritime borders. Ito ay isang valuable asset na magpapataas ng ating defense capabilities. Ang pagkakaroon ng submarine sa South China Sea o West Philippine Sea ay magkakaroon ng malaking epekto. Ito ay magpapalakas ng ating posisyon sa rehiyon, proteksyon sa ating sovereignty sa disputed area, at magiging deterrent sa mga potential aggressors. Bukod pa dito, magiging contribution din ito sa regional stability and security. Pero syempre, kailangan din natin isaalang-alang ang cost ng pag-maintain ng submarine. Kakailanganin natin ng malaking pondo para sa operation at maintenance ng submarine, kaya kailangan nating siguruhin na mayroon tayong necessary resources para ma-sustain ito. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng submarine ay isang wise move para sa Pilipinas. Magpapataas ito ng ating maritime defense capabilities, proteksyon sa ating sovereignty sa South China Sea, at magiging contribution sa regional stability and security. Kailangan nating maging wise sa ating choices at pumili ng partner na handang magbigay ng necessary training at support. Malaking investment ito, pero worth it naman para sa ating national security. Yan na po ang ating video for today, mga Perkoy at Marikoy. Sana ay natutunan ninyo ang mga bagong impormasyon tungkol sa pag-acquire ng submarine. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pang videos na siguradong astig din. Peace out!